Yung tuhod ko, laging masakit, lumalagotok pa. Ginagamit ko to. Kakatapos lang ng trabaho ko eh. Oras ng pahinga. Nakalagay ito sa tuhod ko kasi lumalagotok ba? Brittle bone. Matanda na. Oh, tayo pong mga may edad, mga momsicles, popsicles, kailangan na ng knee support. Ito gusto ko. Ayoko yung isinusuot. Ito mas okay eh kasi mababalance mo yung higpit tsaka yung luwag. Basta't nag-work ako doon sa aking my labs too. Kailangan ko to. Doon sa isa hindi eh. Kasi more on bed ang activities niya eh. Kiniklin ko siya sa bed. Lahat ng activities niya nasa bed. Tapos ito namang isa, kaya pa niyang mag-step ba ng konti. So gusto niya sa bathroom. I want to go to the bathroom. Yung dialogue nun. Pag sinabi ng I'm here. I want to go to the bathroom. Oh, yun, dadali mo na yun doon. Oh, kailangan ko to. Kaya lagi itong nasa tabi ko. Basta sa kanya, meron ako nito. Dalawa to, binigay ni Ceci. Napakababait ng mga kapatid ko. Sa kanila yata, nagmanay mga anak ko eh. Pero mabait din naman ako eh. Iba, no? Kung sabihin niyo naman, mabait ako. Mabait mo ako talaga. Ang nami-misunderstood lang ba ako? Hindi ko nga alam kung bakit eh. Is it because of this face? Sorry. De joke lang. Kayo naman din na kayo mga biro. Ako, nagtataka ako eh. Hindi ko naman nakakausap ang mga tao. Galit na galit sa akin eh. Tulad yung nanay ng mga pinsan ko. Ako yung unang pamangkin eh. Ang alam ko, mahal nila ako eh. Ewan ko kung bakit nagkakaganyan sila. Is it because nagka-problema kami ng mga pinsan ko? Ay, gano'n ka na eh, tulay-tulay ba? Ako, naniniwala ako sa gano'n eh. Yung bang ugpong-ugpong dugtong-dugtong, yung paggalit ang tatay, dapat galit lahat ng anak. Ako po hindi. Ang sabi ko sa mga anak ko, anak, kami lang ng daddy niyo magkaaway. Kayong sasali. Hindi okay na magkagalit sila. Ikalit din kayo. Sabi ka sa mga anak ko. Halimbawa, kaaway ko yung nanay ng pinsan nila. Kami mag-aaway, ha? Huwag kang sasali. Ganun. Kasi, pag nagkabati kami ng pinsan ko at sumali ka, ang tendency nun, ipagtatanggol kita, magkakagulo na naman. Dahil may nasabi kang hindi maganda o may nasabi siya sa iyong hindi maganda. Kaya po ako, ang instruction ko sa mga anak ko, anak, hayaan mo lang kami nagkakagulo ng mga pinsan ko, ha? Huwag kayong kikibo. Hanggat hindi nila kayo tinatouch, walang kikibo. At hanggat hindi naman din nila ako tinatouch, wag lang din kikibo. Hayaan mo lang yan, boka-boka, okay lang yan. Kaya yung mga anak ko, never nagsalita ng masakit sa mga pinsan ko. Tapos, dumating si Jejomar. Dumalaw siya sa amin, sa Marikina. From Baysia, dalaw siya, kasama niya si Rakat at kaya po ko. Pero before yun, tumabog muna siya. Pupunta ako dyan, mami, dadalaw ako. O sige anak, dito ka na ba titira? Hindi pa. O, di ba lungkot na naman ako? Kaya yun, chinicheris ko yung bawat araw na nandun yung anak ko. Nag-celebrate siya sa amin ng Pasko. Tapos sabi niya, New Year naman, dun sa kabila. Di ba, hati, ano? Ganun talaga. Kaya nung Pasko, sinulit namin, libot dito, libot dun. Pero yung paglilibot po namin, nagbabaang kami ng pagkain. Kasi, mali. Kumisan nga, pupunta kaming Jollibee. May baang kaming kanin. Kasi, rice eater yung mga anak ko eh. Malak sila sa kanin. So, ano ba yung kanin sa Jollibee? Ang liit, diba?
Bakit ko ikakahiya, Mamshi? Inamin ko nga sa inyo, nagluto ako ng tutong. Sinama ko sa bigas eh. Yun pa kayang magbaon ako ng rice? Extra rice para sa Jollibee pag nagpunta kami? Hindi nakakahiya yun. Si Chris Aquino nga, may baon din kanin eh. Diba, napanood ko yun? Napanood ko yun. Si Chris Aquino, may baon kanin nung nagpunta siya sa isang restaurant. Kasi naman, ang ano naman ni Chris, mas masarap yung kanyang rice. Ako naman hindi. Ang reason ko naman, ba't ako nagbaon ng rice sa Jollibee? Kasi, ang mahal ng rice sa Jollibee, eh, rice eater yung mga anak ko. Kaya sabi ko, uy, magbaon kayong rice ha, baon tayong rice. Relax nyo kumain ng rice. Hindi mo lang makatipid tayo, oh, diba? Tapos, may idea ko ng PWD. May ID rin si Gian Marco. Ay, wala pa pala akong ID ng PWD nun, tsaka si Gian Marco. Pero nung nabalitaan ko yun, kasi sa Marikina, marami kang malalamang benefits eh, ng mga tao. Ang mga PWD pala doon, may mga benefits. May mga ID, may mga libreng pagkain, may libreng pag-aaral. Grabe, ang dami talaga. Ngayon, natuklas na namin yun. Apply kami kasi may sakit ako eh. May sakit ako. Tapos, nag-apply kami. Tapos, nung time na yun, umukay naman. Nagkaroon ng ID si Gian Marco na PWD. Kasi nagkagamit namin yun, nagkaka-discount kami. Ang taba-taba ako noon. Yung mga nakakita sa akin, sabi nila, taba-taba. Uy, one time pala, bago kami magpunta ng Marikina, hindi pa ako nasusunogan nun. Nagpunta ako sa mall sa NE Pacific. May sumusunod sa akin babae. Tapos, may nunal siya dito eh. May nunal siya dito, batang babae. Tapos sabi niya, parang may bumubuntot ka ako sa akin, sabi ko sa anak ko, wala mami, sabi ko yung mga anak ko, hindi, parang meron eh. Tapos nung bigla ako lumingon, face to face kami nung bata, dalaga, hindi ko kailan doon ako, may nunal siyang malaki dito. Sinusundan pala niya ako, stalker ko siya. Sabi ko sa kanya, uy, sorry ah. Tapos, nung mga sumunod na mga araw, sabi niya, nakita kita eh. Matrona ka pala. Dambuhala, baboy, ika sa akin. Sabi ko, bakit? Sino ka ba? Sabi ko, gano'n, tinatawagin niya ako sa phone lalo sa gabi. Oh, matrona ka, baboy, sabi sa akin. Hindi ka naman pala maganda. Nasayin sa akin yun. Nagigets niyo ba? Sa NE Pacific. Tapos, uli, nakita uli kami, kaya lang, hindi na yung nagka face to face na ganun, hindi na niya ako sinusundan, pero nakita ko siya, hindi naman kalayuan kung sa kami kumakain, lagi ko siyang nakikita, menonal, sabay nonal niya, basta menonal, nakalimutan ko na kung dito o dito, basta menonal, ay dito yata, basta menonal, tapos sabi ko sa kanya, bakit mo ako tinatawagan, sabi ko, hindi, para lang sabihin ko sa'yo, pangit ka, matrona ka, taba-taba mo, baboy. Eh, hindi ako mapagpatuloy sa ganun eh. Hindi talaga. Eh, kumisan nga, inaaway na ako ng harapan. Nakatitig lang ba ako? Nakatitig lang ako. Pero, syempre, pagka talagang nagkaroon na ng kasubuan, lumalaban naman ako ng harapan din. Nakikipagtalakan din ako. Pero, nitigil ko yun. Kasi, hindi ako yun eh. Sabi ko nga, never mo akong makikitang makipagtalakan eh. Ang gusto ko lang, yung usap tayo na maayos. Pero pagka nagagalit ako nun sa mga teachers ko, lakas ang boses ko nagtatatalak. Ano na naman nangyari? Nali na naman ang lesson plan? Blah, 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 blah. O tapos pagtapos, sige teacher, ayusin nyo na. Tapos susunod naman, say lesson plan, ba't hindi pa tapos? O blah, kinama. Ganun lang. Galit ngayon, mamaya hindi na. Tapos, yung bata na yun, sinusundan niya ako hanggang sa dumating yung time, nalaman ko kung sino siya. Tapos, wala na. Mahilig ako magpunta ng NE Pacific noon. Pera-pera, may pera pa ako noon. Nagpapaterma ako, para hindi ako masyadong ma-wrinkles, bla bla. Eh ngayon, nung nandun na kami sa Marikina, lahat yung kapritsyo ko nawala.
yung mga pagpapamigay ko ng kung ano-ano, nawala yun. Bandang huli ako na naghihintay ng bigay, walang nagbibigay. Bandang huli ako na naghihintay ng bigay, walang nagbibigay. Pero sabi ko nga, ako naman po, talaga puro okay lang. Okay lang, okay lang. Humihinga pa. Nung umuwi sa akin si Jejo Marie, ang saya-saya namin eh. Tapos nakikipag-inuman sila doon sa mga pinsan ko. Okay kami. Okay eh. Hindi ko nga lang ba malaman kung bakit nagkaganan. Kasi nangyari yon nung ala yata si Jejo noon sa ano, sa Marikina. Tapos, pero nung lumipat kami ng Santa Elena, kasama na namin si Jejo Mar at saka si yung apo ko, saka si Raquel. Tapos natatakot sila doon sa apartment kasi puro dagang lalaki. Doon sila sa taas natutulog sa second floor ng apartment. Kami doon sa baba, talagang duwag ako eh. Pero talaga naman, alam niyo yun, yung wala kang pinagkukunan ng lakas kung hindi mga anak mo. Tsaka yung dasal mo kay God na bukas may kakainin ka kahit wala pang pagkukunan kang alam. Pag nasa probinsya, medyo madali ang buhay eh. Sabi nga nila, nung mga kapatid ko sa Amerika, ate, bumuhi ka na lang kaya ng nearby Sihat. Tuloy mo na lang yung buhay niyo doon. Hindi eh. Ala kaming buhay na babalikan doon, sabi ko. Kasi wala na yung buhay namin doon, sabi ko ganun. Tapos, ang masakit pa kasi noon, ano po ako eh, hindi ko pa matanggap yung nangyari na ibigay mo, iniwan ka ng asawa mo pagkatapos sa sunugan ka. Gusto mo magstay? Di ba? Yeah, ala, parang kaya mo. Kaya po ako malis ang bungabong. Ang daming nangyari na bigat-bigat. Akala ko yung bigat na nangyari sa Nueva Ecija. Eh, pagdating ko ng Marikina, medyo gagaan. Pero unti-unti po kaming sumasalang sa Kumunoy. Palubog kami ng palubog sa Kumunoy. Hindi ko talaga ina-expect na gano'n kasi kamiserable magiging buhay namin. Biruin mo naman. Lalakarin namin. Siguro, hindi ko kasi alam yung kilometer eh. Ang alam ko lang meters eh. Siguro mga 1,000. Kasi pagka inano ko yung ano, parang ang layo eh. Hindi ko alam kung ilang metro yung layo nung eskwelahan ko Gian Marco doon sa Bangkiruhan. Yun ang layo nung nilalakad namin ni Macdo eh, mapunta lang ng Palengke. Ewan ko kung ilang metro yun. Yun yung layo. Kaya pagdating namin sa Palengke, talagang pagod na pagod kami. Pag uwi naman namin, talagang gutom na kami. Ngayon, pag uwi namin, bibili kami ng banana queue. Yun. Pagdating kasi gutom na kami kasi lalakad ka papunta, lalakad ka pabalik. Nung bandang huli, sabi nung anak ko, Mami, mag-jogging na lang tayo papunta. Na-jogging kami papunta, taas jogging uli pabalik. At least, jogging. Yeah, hindi lakad. Mayroong purpose din. Nakapamalengke ka na, nakapag-jogging ka pa. O, Mami, totoo yun. Gagawan mo lahat ng paraan, gagawan mo lahat ng solusyon. Gagawan mo lahat ng mga dahilan ang bawat bagay. Bakit mo ginagawa? Pero dati-dati, yung buhay. I don't have any regrets. Hindi ko naman sinasabing tinulungan kita noon, tulungan mo ako ngayon na. Ang gusto ko lang malaman mo, ito ako eh. Ito'y pinagdaanan ko. At saka ang gusto ko lang, magsilbi ako inspiration sa iba. Dumadaan man kayo sa pagsubok ngayon, may pag-asa. Basta huwag ka lang liliko sa maling daan. Tapos kapit kay God. May pag-asa. Sundan mo ako ha. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, sundan mo ako. Baka may maitulong ako sa'yo o may maibahagi ako sa iyong magagamit mo sa hinaharap. Bibitaw.